Yo, what's up mga bomba? Welcome back to our YouTube channel, Eltog TV. So ngayon, panibagong video na naman ang gagawin natin dahil nandito tayo sa Green Hills Toy Empire at meron tayong panibagong laso na bibilin at yon ay walang iba kundi ang Jason Voorhees. Ayan. Wow, grabe. Guys, alam nyo guys, hindi ko in-expect na bibilin ko yan dahil super dream statue ko yan. Super mahal talaga yan pero nang dahil kay Toy Empire, binigyan niya na tayo ng pagkakataon na mabili natin tong statue na to, no? As in guys, hindi ko kayang bilhin yan kung SRP yan. Pero dahil dito sa Toy Empire, binigyan tayo ng super huge discount. At shoutout kay Sir. Eto kay Sir, dahil sinamahan niya tayo. At ina-explain niya talaga lahat ng mga magagandang klaseng statue dito sa Toy Empire. At very accommodating at welcoming siya, no? So lahat ina-entertain niya na customer, kaya tumantuwa ako. Sa mga gustong pumunta dito sa Toy Empire at bumili ng mga hot toys na to at kung ano pang part ng collection ng Toy Empire, bumili na kayo dito, hindi kayo magsisisi dahil syempre sa staff na rin, di ba? Mas nakakaganang bumili kapag nakita mo na very entertaining yung mga staff. Kaya ayun, hanggang ngayon guys, nanginginig talaga ako dahil ito ang Jason Voorhees. Explain mo naman bro kung ano yung maganda dyan. Ito po yung certificate na nagpapatunay po na isa po siya sa mga ano ng cinema catcher number 229 po siya in 513 po. You know, yun po yung pinaka certificate niya sir. Yun. Kasi so, kung wala na ito sir, baliwala rin to. Pero ito talaga yung pinaka the best sa kanya. Kumbaga ito yung pinaka birth certificate ng statue na to. No? So, certificate of authenticity para malaman natin na legit talaga siya 100% at limited lang siya, 229 out of 513 statue na nilabas sa buong mundo. Kaya isa tayo sa mga maswerte. Papakita ko lang sa inyo ang details na ito. Ayan ang itsura ni Jason Voorhees guys. Super ganda, oo. Kung makikita nyo ang kamay ko guys, ganyan, ang laki ng mukha ni Jason Voorhees talaga. At ito yung mask niya, natatanggal din to, trademark ng mask ni Jason Voorhees. At kung mapapansin nyo dito sa ilaw na to, nagbi-blink-blink siya na design niyan, style niyan. Parang old school talaga at part 'yan ng sa cinema or sa movie. Tapos tignan niyo naman guys, ang itak ni Jason Voorhees dito. Kulang na lang, pwede na rin makapatay ng tao 'to dahil ano siya, totoong metal lang ginamit sa kanya. At super laki ng base niya. Ipapakita ko sa inyo ang lahat ng detalye nito. I-unbox pa natin 'to siyempre, pero ngayon mabilisan lang. At ito, nakikita niyo naman yung water effect dito sa ilalim niya. Makita niyo yung ito yung parang young, no? Ito yung batang Jason Voorhees. Jason Voorhees na pinakabata pa. Oo, pinakabata siya. Ayun, nakikita niyo sarili niya. Saka sa movie sir, makikita niyo po yung ganitong oo, gantong ano talaga, gantong position niya, di ba? Yes po sir. Meron ganto talaga. At grabe guys, kung natatandaan niyo, nag-unboxing tayo ng Freddy Krueger, Chainsaw Massacre, si Pennywise. So ito naman ang isa sa mga magiging mapapasama sa unboxing natin. At syempre matatanggalin natin, parang investment na rin yan, kumbaga parang kung may maghanap o kung merong interesado pwede rin natin bigay dahil yan sa Toy Empire. So napakagandang deal at thank you bro. Welcome sir. Nag down payment na tayo at wala na tong kawala, ayusin niya bukas. So yun, thank you talaga. Welcome sir. Ayun, meron din ditong Iron Man na may tawag dito eh. Queen Studio sir, may certificate and then may coin din po siya. Gold coin. May gold coin din siya guys. And then certificate sir for Queen Studio. Ooh. And then certificate sir. Ito dito certificate. Battle sir. Damage ang tawag sa kanya na Iron Man. So dati daw 100 din. Ang kano siya? 120 sir. Ngayon po is 90,000 na lang po. Man, sobrang mura na nun. One is to one, ang tawag po sa kanya sir, or Mark L. Battle Damage. Oo, kasi yan talaga ang totoong size ni Iron Man. Kumbaga parang life size yan, yes, di ba? Sir. Life size yan. So parang nakita mo na rin si Iron Man sa totoong buhay. Medyo malayo lang, pero guys, ang laki niya sa person. Ito, may mga... Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na pwede ko din bilhin soon. Pangarap din natin to. Si Gambit ang isa sa mga pinakapangarap natin sa X-Men. Na gusto kong mabili unang-una. Tapos susunod ko si Wolverine dahil ang ganda talaga ng posing ni Gambit dito. At ang ganda ng ano, ng itsura niya, ng color, kaya panalo-panalo yan. Tapos meron sila ditong XN Studio na gumawa, tama no? Yes, sir. From Singapore.
So meron ditong Joker na samurai, tsaka si Batman na samurai effect. Grabe. Ito ba din to ng Batman, di ba? Yeah, sir. Yan si Bane ng si Prime 1. Ito si Bane ng Prime 1. One-third skill. Ang laki niya sa personal, no? Ito yung pinakita ko sa previous vlog ko. Yung kamay niya, mas malaki pa sa kamao ko. Super naman niya, guys. Kaya sobrang solid na solid. Sulit na sulit yan kung magiging statue collector ka ng mga skill, yung mga ganon. So meron din dito ng Dante. Ayan. So tinatanong ko na din kung nakasil yan. At nakasil daw talaga siya. Dahil parang from 98,000, binigay lang ng 88,000. No? So nakasil siya. Super mura na rin na. Dahil ang ganda ng statue na to. One-third skill din ba to? One-fourth. One-fourth skill din. At super ganda ng mga detalye, guys. So yun. I can't wait na makuha ko na tong Jason Voorhees na to. Excited na ako. At papakita ko sa inyo lahat ng detalye niyan. Mabilisan na vlog lang to. Mag-down payment lang ako at babalik ako bukas para kunin na si Jason Voorhees. So yun lang. Maraming salamat at shoutout ulit kay Sir. Ano pa ang Sir John. Sir John. Napaka-solid nito. Pumunta kayo dito kahit bumisita lang kayo. Mag-i-enjoy kayo sa Toy Empire. Yun lang. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless and peace. You lost another one.